for this interview, I have with me a casting director. He also manages and discovers talents. Mamaya kukwento niya sa atin yan. And at the same time, he now owns the Rolly Hanagaw Training, Productions, and Casting Studio. But more, eh, yan talaga ang kanyang, you know, talagang expertise niya yan. Ano pa ba naman? So, may I introduce to you, Rolly Hanagaw. Ayan, hello! At magandang araw sa lahat ng viewers. And thank you so much, Director Tata, for having me here. Alam nyo, formal siya masyado. Pero pag kaming dalawa lang, tawagan namin Mars. Correct. So okay, magtataka later on pag nadulas. Kasi ito naman eh, pre-wheeling interview lang ito. Magtawagan kami ng Mars. Kasi talagang tawagan namin. Correct. Oh, yun talagang tawagan namin sa isa't isa. Rolly, magkwento ka naman. Di ba, naging casting director ka. Ang dami. Iba-ibang organizations, iba-ibang grupo, pati sa mga artista, di ba? Artists, commercial talents, no? Bakit nag-decide ka talaga maging casting director? Unang-una kasi sa lahat, love ko talaga kasi ang magkaroon ng association or magkaroon ng business with beautiful people at mga talented people. So, sabi ko, parang napakaganda ng industriya ito dahil ang mga kausap mo, ang mga ka-deal mo, ay mga tao skillful, mga tao talented, mga tao, syempre, beautiful. Of course. So, para karamihan doon nag-exist or nag-excel dito sa field na because of those qualifications. So, sabi ko, this is the business na talaga magiging happy ako at since love ko naman, so I will go for it. So, yun yung deciding factor. So, wala ka ng ibang work before, basta mag-casting director? Before kasi, I used to work sa isang Paris-based advertising agency, which is Publicity Inc., as a talent caster. So after which, nagtayo ako na sabihin kong casting services. Oh, we launched the digital casting in the Philippines noong 2000. And then, after noon, nag-freelance ulit tayo because nag-change ang platform ng casting dito sa Philippines. So ngayon, ito na. Tayo so ito, curious lang ako, no? Kasi hindi naman ako ikaw. We're different. Ano ba yung nararamdaman mo? Kaya nakakakita ko ng talent? Pag nakakakita ako ng talent na may potential, oo. Ang ginagawa ko is, may bukso ng dugo yan na tinatawag, di ba? So pag nakita mo siya, may ka ba? Hindi siya kaba eh. May happiness. Okay. May excitement. Oh. So pag nakita mo siya, hindi ko yung pinakakawalan. Because it's also my duty na to search for a new people. To search for a new talent. Para naman sa ganun eh, meron varieties of talents. Hindi lang super pretty, hindi lang super may certain X factor na ina-identify or naka-instill sa mga casting directors na, ay, pwede okay. Ito. Pero ito personally, may minik ba sa kaloob? Bago paano ba? Na-excite ako, sabi ko parang, sino to? Ayun ang unang katanungan, sino to? Okay to. Parang, na-assess mo na kung saan mo siya ilalagay. Na-visualize mo na kung pwede ito sa runway, pwede ito sa commercial, pwede ito sa artista. Kasi lahat ng yung 360 degrees na pagiging casting director ay naano na natin. Nagpagdaanan natin from TV series, local and international, runway awards, at saka sa TV commercial. TV commercial. Napagdaanan natin. So, kitang-kita mo na yung mga tao may mga potentials na sometimes hindi nila alam na may potential sila. So, we identify. Tinutulungan natin yun. Kasi sayang eh, panahon na para malaman nila naman na meron pala silang ganon na wala kasi silang nagsasabi because feeling ko kakamuti lang ang mga casting director or mga talent managers or coordinators na nakaka-spot ng potential sa talent. Pero Rolly, meron ka bang rules sa kanila na sinusunod? Dapat nilang sundin? Meron. Important sa akin ngayon, love sa work. Dapat love mo ang work mo bago ka makapunta dito. Everybody naman needs that. Secondly, dapat kung sa love sa work, dapat professionally, dapat, ano sila, nag-a-abide sa mga never sila magiging late,
na dapat eh, nag-follow sila sa mga instructions of requirements ng isang organizers. Or yung requirements ng production. Oh, requirements ng production. And of course, dapat meron dapat silang tinatawag na passion, support, and dapat ano sila sa pagkikipag-deal sa tao. Because hindi ka makakarating sa napakaraming napakalayong journey mo kung hindi ka honest sa transactions na pinapasok mo. Role din na mention mo kanina, show business. Naku, marami na pong natulungan yan. May liberty ka bang sabihin kung sino yung mga natulungan mo na nasa na sila ngayon? Okay. Siyempre, super proud ako ngayon sa mga taong na nag-start sa atin, especially sa big commercials. Tayo yung mga unang nagbigay sa kanila ng first appearances ng break. At may break sa TV commercials nagsimula. Tulad nila, Popo Martin. Yes! Super proud ako because... Hindi ko muna yung permission niya kasi baka mamaya siya. Correct. Diba? And also sila Enrique Hill, yung mga first TV appearances nila sa commercials, and then Gerald Anderson, at pakarami pa. So lahat sila ngayon ay napaka-disciplined mga mga talagang makikita mo kasi yung potential and not only potential, yung dedication nila sa sa paglalaw ng Japan. Your biggest so far si ano? Oo, si Carmen. Batang Piyako. Batang Piyako, yes. At proud ako kasi hindi na, never siya nakalimo sa mga top interviews. Nakikita ko! I'm a witness to that. Parang hindi lang sa akin, hindi sa mga tao, talaga tumulong sa kanya. Yun naman talaga yung attitude ni Coco Martin na talaga yung mga tao. Tapos, Rolly, mahilig kang magturo no, sa mga nakakabata. Yun nga, tulungan sila sa mga careers nila. Paano naman pag nakakahanap ka ng medyo problematic na talento? Paano mo sila hinahandle? Siyempre, yung pasensya, yan ang pinakamahalaga sa atin. Kung wala kang patience, mauubos ka eh. Diba? Dapat talaga, lalong-lalo na sila na first time nilang mapapasok dito sa Titan industry na to, na, parang sa kanila emulate yung feeling nila na ito, sino ito, paano ito? So, kung hindi mo sila tuturuan ng tama, kung hindi mo sa kanila i-discuss kung ano talaga ang maaaring mailabas nila sa kanila at sa kanila bilang talent, at hindi mo magpaliwanag maigi kung ano ang mapupuntahan nila or ma-achieve nila kapag naging talent sila. At kung gaano ka-lucrative ang business na ito, hindi nila yun ang magpala. So kailangan may pasensya ka para sa ganun maipaliwanag ko sa kanila ng mas mabuti. Kasi ano yan, baby steps. Yes, baby steps. Tinuturoan sila umangat. Yun talaga po yun. Kailangan mong mapagpasensya kasi iba-iba ang mga talents, hindi natin kilala sila, especially kapag first time silang nabibit sa mga kung saan-saan. Sa mall, sa piyestahan, sa parties, and so forth. Marami yan. So, pag in-approach mo sila, at minsan ayaw pa nila yan, pero pag sinabihan mo sa kanila kung ano yung anong potential meron sila at kung saan sila pwedeng dalhin ng kanilang potential, at yun, mas makukuha mo ang ano nila, ang attention. Rolly, kailan ka casting director, manager sa kanila, at kailan ka kaibigan nila? Lagi nila akong kaibigan, pero nagiging strict ako pagdating sa work. Kasi nagmamatter sa akin ng work. Pag nag-work ka kasi, lahat kasi, meron siyang nakabox yun eh. Kailangan nag-follow ka ng time, paano ka nila. Work yun eh. Strict ako sa work. Dahil kapag hindi ka naging strict sa kanila at naging relax ang talent mo, magiging problema mo yun sa set, magiging problema mo yun sa events mo, and so on. So dapat, nagiging ano ako sa kanila, nagiging manager nila ako or nagiging casting director ako sa kanila kapag yun, kapag nag-work na kami. At kailan ka kaibigan? Ayan pa ang pagiging kaibigan kasi anytime kaibigan tayo nila no? Hindi nawawala sa kanila yun. First muna nga, yung iba nga nagiging kaibigan mo na bago nagiging talent. Kasi minsan,
nakakakita mo sila, in fairness, magaling ka pa ng kumanta, ha? Pwede ka maging tayo. In fairness, pwede ka pa. Magaling ka pa lang sumayaw, ha? Pwede ka maging tayo. So, yung pagiging kaibigan, talagang nasa atin na yan, bilang napaka-friendly na maging tayo. Mentorship. Oo, ang mentorship sa kanila, hindi lang, wala siyang limitations. Napakahaba ng ano yan, ng pang-ano sa kanila, responsibility sa kanila. Tapos ito lang, recently, no? Nagtayo ka nitong Rolly Halagao Training, Productions, and Casting Studio. Mahaba, pero well, at least ang pangalan mo. Yun lang, ha? Bakit nag-desisyon kang pasukan ito at ginaan ko pa yung pangalan mo? Correct. Number one, timing ang pinaka-importante sa akin. Kasi, syempre, matagal na tayo sa industry. Hinasa mo muli yung expertise mo. Nagpakilala ka muna sa maraming tao kung gaano ka kagaling sa iyong craft mo. Bago ko siya talaga nasabi sa mga tao. Pangalan ko naman. Pangalan ko na. Ikaw na. Ako na. Because marami na rin tayong pinagdaanan, mga organizations na kung saan tayo talaga nagbubuo ng mga faculty staff or mga trainers doon na mai-involve in certain projects or in certain focus or mga trainings. So, I guess, tama na. It's about time. Oh. Tapos, syempre, timing na rin. Nag-open ang economy natin since napaka habang panahon na natahimik ang ating tayo sa entertainment industry. I guess this is the salamat na lang, no? Nakabalik na tayo. Maraming salamat. Oo, di ba? Rolly, I'm sure bago mo na nag-desisyon ka, may mga struggles. Mm-hmm. Anong pwede may kwentong struggle? Isa kahit isang struggle lang na pinagdaanan mo bago mo na itayo ito. Isa sa mga struggle yan ay yung paghahanap talaga ng perfect place para dito. Kasi, kailangan logistically accessible sa lahat. Correct. So feeling ko dito sa area nito, the City of Stars, ang Quezon City, as they said, na ito yung perfect place. Nandito Quezon City rin po. Oo, nandito yung networks, yung mga networks na malalaki mo dito. Ayan, malapit lang. Plus, syempre, since nasa gitna naman ng Quezon City, talagang na-feel ko gitna. Pati nga kainan ang dati. Oo, yung mga kainan. Oh. Siyempre, ang team na kura to, na napakatagal na, napakapokit. Quezon Ham, malapit po siya sa Quezon Ham. Malapit naman sa Quezon Ham, mura to. Panayabi. Pakisabi niya address. Okay, ang address namin is sa 108 Panay Avenue, Quezon City. May number ba na pwede silang contactin? Yes, meron. Nasa YouTube channel namin at nasa mga Facebook accounts namin, social media accounts, YouTube, IG na Rolly Halagao. Pasukin nila po yung Rolly Halagao Studio. Nandun po, makikita nyo po. Anong ino-offer nyo dito? Ang mga courses namin, syempre particular kami sa mga acting. Meron kaming coaches for acting workshop for TV commercials, for film, and of course, we have runway also. Mm-hmm. Meron kami personality development, and yun, basically yung mga... Later on, siguro magbubukas ka pa ng ibang courses. Yes, mas marami pang courses, pero yun yung mga immediate na... Una-muna. Na mga courses na pwede natin i-share sa mga estudyante na gusto talaga mag-aspan. Eto na, Rory. Kilala kang nag-handle, tsaka nag-discover ng mga talagang good-looking talents, okay? Artista na, sikat na nga. Pero paano mo naman hinahandle yung mga hindi ganun ka-endowed? I'm sure meron eh, di ba? Tsaka paano mo sila, kung alam mo wala talaga, paano mo sinasabi, palaya muna, di ba? Paano? Well, sa akin kasi, kung hindi talaga, walang potential pagdating sa mukha. Diba? Physical attribute kasi ang nauuna. Correct. In your spotting at target. Pag hindi mo na yon, ang second leg ko is, ano? Yung kanilang skill. Okay. Sine-check ko yon. Kasi kung pwede rin mag-DJ, mag-host, di ba? Plus,
kung walang-wala talaga, maaari ko nang bigyan sila ng mga supporting role, extra. Kasi may requirements kasi. As much as possible, ayoko talaga silang mawala kasi may mga love nila to. Mm-hmm. Ayoko muna silang sabihin na hindi ka pwede doon without analyzing yung potential sila. So sabi ko, itry natin dito, pero kailangan mo talaga mag-train. Kailangan mo talaga mag-train. It's just a way of yung tamang words ng gagawin. Yes, diba? Yes. Yung politically correct words. Oh, politically correct. Tama. Sinasabi natin. Tama. Because kapag naging harsh ka sa mga talent, or naging harsh ka sa mga gustong maging talent, mas i-hate nila ito. Correct. Without any, parang hindi justified. Kasi may requirement din naman. Oo. Oh, eh, diba? Open ang lahat kasi sa talent. Correct. So hindi ko siya nililimit doon. Kaya nga meron tayong mga extra, meron tayong mga GD drivers, doktor, because may mga different characters ang isang project diba? So, as much as possible, pag nakita mo naman sila na meron naman silang passion sa pag-aarte, love naman nila yung mga ganito, diba? Gusto nilang maglakad, hindi sila alam, pero ang ganda naman ng high, ayokong mamula yung mga ganito. May makeup naman. Oh, gusto naman ng makeup at meron naman, di ba, aesthetically, pwede naman na sila i-enhance. So, pwede naman yun. So, hindi ko talaga sila binibigyan agad ng sasabihin ko sa, ay, hindi ka talaga pwede. Except na lang yun na pag-usapan natin kanina, pag maliit ka, tapos gusto mo mag-pageantry. Ay, wag naman. Kasi yung nagmamatter yung height. Oo, malaking bagay pa rin. Let's face it, no? We're just being truthful. Yes, diba? Truthful especially, pag nagpa-pageant ka, ang isipin mo hindi lang local. International then. So, how can you beat these girls na super mga 5'10 up sa international pageantry? Kung ikaw eh. Kung ikaw ay less than 5'3 or 5'5. Correct. Kung wala ka lang yung pinaka-standard budget. Pag mas mababa ka doon, parang napaka manliliit ka talaga sa stage. Mahirap. Malaki ang platform ng stage. So, kung maliit ka. Ang laki ng stage. Parang, syempre, depende rin sa performance. Hindi naman po sa discourage namin yung maliit. Walang discourage. Ano lang, we're just telling the truth kasi yun talaga yun. Kasi, like before, I remember yung sa Miss Universe, si Australia, nung panahon ni Rabia, si Australia pumasok hanggang top 10. Pero, wala na. Di ba kasi nga, medyo petite. So, hindi mo tatapat mo doon sa mga Andrea Mesa na 5'10". Mm-hmm. So, medyo manliliit. So, kahit naman siguro sa beauty budget, siguro hindi mamatter din yung standard sa height. Oo, dapat. Ay, pwede din din na. Oo. Kasi, opinion lang po namin. Ito, hindi mo galing sa amin na. Hindi po namin sinasabi na maliit ka, hindi ka na pwede. Wala ka na karapatan. Diverse naman to. Marami namang pageantry. Kaya lang kasi, tinitingnan namin sa international. Pero who knows, di natin masabi. Meron dating Miss USA, Miss Kansas, 5'5 na. Ah, 5'5 na. Hindi pala ganun ka, Miss USA yun. Basta caring mo siguro yung pag-ano ng sarili mo. Confidence mo, may mataas. And then, equipped ka naman, properly trained ka naman. Tsaka ito. Talagang meron, lahat yung magkakasama. Pag wala ka sa isa doon, or kulang ka ng isa doon, mahihirapan ka makawin. Alam mo, Rolly, napansin ko nung pandemic, kasi active ka naman sa social media, napansin ko na parang hindi ka apektado nung pandemic. Mm-hmm. Kasi lahat ng talents niya, hindi naman lahat, maraming talents na may bookings nung pandemic. So, tama bang sabihin na hindi ka naapektuhan nung pandemic? Well, pwede naman masabi lahat naman tayo apektado because humina ang mga benta, humina ang mga bookings, humina ang tinatawag natin mga events, shootings, kasi naging mahigpit ko rin pandemic. And until now naman pandemic pa rin lang. Mabuti na lang at lahat kami ay nito-follow ng mga protocols. Kasi hindi ka pwedeng push ng isang projects without following the protocols na issued by the government. Lalo na yung RT-PCR. Oo, kailangan yun. So, healthy, nagiging healthy kami at nagiging
safe kami because we passed the requirement. So, at of course, yung willingness ng talent para gawin ito sa mga projects. Kasi yung iba kasi takot na din talaga na lumabas during that time. Oo, syempre. Kasi may portion. Kaya ano nangyayari pag nag-declare na bawal because merong anong tawag noon? Nagbibigay sila ng certain level, quarantine level, kailangan ganito, ganyan. Hindi mo na kami nag-work na gano'n. Pero pag nagkakaroon ng time na medyo dumuluwag yun, at pwede na naman, yun. Mga anong time ng pandemic ay nagsimula ulit ng mga dating? Technically, nahihinto-hinto kasi siya. Pero nung iba ng kasagsagan ng ano, meron pa? Yung pinakakasagsagan, yung dineclare na yung government, wala ko. Oh, wala talaga. Pero yung mga in-betweens na sa... Medyo lumuluwag. Medyo lumuluwag. Yun. Nag-continue tayo doon. Sa mga... So, hindi ko alam, nakalimutan ko na yung particular mga months. Pero, yung in a year, hindi naman tayo nasisiro ng work. Oh, yun nga eh. Sabi yung importance. Sa aswerte ni Rolly, di ba tuloy-tuloy? Mm-hmm. Kasi kami, sa production, sa fashion, medyo... Total yun. Hindi kami priority. Mm-hmm. Yun ang katotohanan. Hindi ka may priority. So, at least yung mga artista mo, tuloy-tuloy. Tuloy, oo. Kasi we can shoot them sa kanilang mga bahay. Aha. So, kaya continue yung mga projects. At saka yung ano ba yun, tawag-tawag dun, yung nakatira sila dun sa Matagal, dun sa resort. Iba pa. Oo, yung mga, kunyari, nag-lock-in. Yung lock-in. Kunyari, minsan may mga team na kung saan inabutan ng pandemic dun sa lugar na yun. Natutuloy yung mga vlogging or mga doon na lang. Doon na lang. Kaya marami pa lang ano, no, nag-vlog ngayon. Kaya marami, kaya buhay yung vlogging, buhay mga... Isama mo na ako. Correct. Ito, mata, yun na nanonood tayo sa mga vlog. Kasi, because... Totoo, na-board tayo eh. Wala tayong ginagawa. Oo, kaya eh. Mas maraming naging sikat na personality during pandemic. Actually, sa totoo lang. Because of that, eksena na nandito na tayo, magkakasama na tayo, anong gagawin mo, di ba? So, i-shoot na lang natin. So, gladly, pag nag-shoot tayo at pagkasama tayo at nagustuhan din ng mga tao, then, namamonetize siya natin na tayo. Correct. Rolly, sabi ko nga kanina, bago tayo nagsimula, ang audience ko, number one, number two, pagsamahin mo, from 14 to 25, no? Siyempre, I'm sure, ngayon, yung napapanood nila interview, may mga interesado dyan. Ako po, okay. So, anong masasabi mo sa kanila, sa mga gustong maging modelo, maging commercial models, maging artista, at maging, well, beauty contestants, anong ma-advise mo sa kanila? Isa lang, ang keyword dyan ay training. Kailangan mo maging bihasa bago pa sumabag sa lahat ng klase ng entertainment, fashion, or advertising. Because kung hindi ka equipped or kung hindi ka prepared kapag pumupunta doon, magkakampanin mo sa point. So important sa mga tao na gusto talaga na mapunta sa ganitong klase ng larangan, ng advertising and entertainment, kailangan mo talaga pumunta sa mga legitimo na tao na tinatawag natin, mga institutions na nagbibigay ng ganitong klase ng mga workshops and trainings para nito. Huwag mawawala ng pag-asa, of course, sa mga aspirant. Sabi ko nga sa inyo, hindi natin dapat hilingin ang sarili natin. But, kailangan mong magkaroon ng responsibility to yourself in going to this field. Kailangan may baon ka. Rolly, pa-share naman kung meron kang cellphone number na pwede nilang tawagan, dahan-dahan para makuha. Okay. Ito, medyo... Oh, kasi, syempre, since bago pa lang ang ating... Bago pa kasi studio, mahirap pahanapin, wala pa po yung pangalan. Pero, so, kung mga interesado dyan, pwede naman po tawagan si Rolly dito sa kanilang cellphone number for inquiries. For the inquiries, pwede silang pumunta sa tumawag muna sa cellphone ng school, which is 0995-789-0007. Again. Ulitin natin, 0995-789-0007. Ayan ha. Ayan. I'm sure mga bagets may mga interesado dyan. Mm-hmm. We have a new block. We have a new kid in the block. Ah, Rolly Alagao. And also,
You can also visit our mga social media accounts, Ronnie Halagao Studio for our YouTube channel, and we have also Facebook and Instagram account, Ronnie Halagao Studio. Ayun. Mga mami, super active. Summer, pwede na sila mag-attend ng summer training. As early as now, mag-start na po ang first cycle ng aming training. Pero we are expecting na mas marami yan this summer at saka sa mga semestral break ng mga bata. Kasi February na eh. Correct. So kung wala silang hobbies na, kung wala silang gagawin, at meron silang puso para sa pag-arte at puso sa pag-model, well, it's about time to train yourself and visit our office at 108 Panay Avenue. Ayan ay ang Ronnie Halagao Training, Productions, and Casting Studio. Malapit po siya sa M Place, yung condominium, mm-hmm. at saka sa likuran po ng National Bookstore, Quezon Avenue. Correct. Nasa Panay Avenue siya, near Corner Scout Gourmet. Near Tropical Hut. Near Tropical Hut at near Beach. The beach yung ano, Kainan. Restaurant. Oh, yes. So, easy naman, very accessible. Hindi tayo mahirapan pumunta rito because itong place na Panay Avenue is very naman. Tsaka, no, very busy yan. Very busy street. Oh. So, Sir Rolly, salamat. Binisita ko po siya dito. Sinamantala ko na rin pong i-interview siya. Kasi gusto ko rin makita yung kanyang studio. Correct. At maraming salamat doon. Siyempre, honor naman ang aming studio na mabisita ng isang direkata. Para naman sa ganun ay nag-share din namin. Nagkaroon kami ng kwentuhan kung ano ba talaga ang story. Oo, kasi ngayon lang po kami nagkita after the pandemic. Pero kwentuhan lang kami ng kwentuhan. Isang tawagan sa cellphone. Pero from after 2 years, di ba? So thank you for watching. Thank you, this is Rolly Halagao. Kung may mga interesado po dyan, ibigay niyo na po yung numbers at saka yung address. Kanina kayo, mag-enroll na po dito. Rolly, thank you. Salamat. Thank you so much. Bye. And good day. Bye.